Patuloy ang ating video dito po sa ating National Road Championship 2024 Men's Elite Category. So, no, excellent Nodal Cycling Team. Shoutout din kay Sir Alex Bilan, kay Sir Manny Ojero, at ito si Mervin Corpus, mga kakida, ay isa sa kanilang malakas. At so ilan to mga kakida, ito na nga mga kakida, dumikit na rin sila, no? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Yan, mga kakida, 7-11. Oh, nandito na si Junel Carcueva. Okay, mga kakida, si Junel Carcueva ang ating defending champion, no? Ito na, okay. So welcome to my channel uli, kita iki bike addict, mga kakita, dito po tayo ngayon, ano? Ito, ipagpatuloy ko sa inyo, ikwento ang nangyayari dito sa Men Elite, na dito sa National Road Championship na ginaganap po sa Tagaytay, na pinatakbo po ni Phil Cycling. Maraming salamat sa pagtiwala sa akin ni Sir John Lumibaw, sila Sir Romel Perez, sa mga kasamahan ko sa Phil Cycling, para tayo ay makapaglingkod sa mga batang mahilig sa bisikleta kagaya ng mga nasa harapan na ita nila. So, ngayon mga kakira, ito pong ito, pang-8 si Mervin Corpus na nakasabit dyan sa grupong yan. Umaahon po sila ng Sampaloc, ano? So, dito po natin sundan kung anong mangyayari dun sa dyan sa mga batang yan na magbabakbakan sa Sampaloc, kung sino sa kanilang 8 ang may ibubuga pa. Ngayon ang tanong, Mervin Corpus ay may ibubuga pa ba? Na binuo niya yung breakaway kanina na almost 20 kilometers, hindi ko nagkamali, pero sa sobrang tulin ng naghahabol na pito na kinabilangan ng tatlong Philippine Navy Standard Insurance, dalawang Go for Gold, and then isang 7-11, and then isang excellent noodles na kakampi ni Mervin Corpus. So, ipagpaumanhin nyo mga kakida, susubukan ko na kilalanin itong pito o itong 8 na nasa harapan natin ngayon, kung sino-sino sila, dahil wala po tayong start list na dala dito mga kakida. So, ang Philippine Navy Standard Insurance, kung di ako nagkamali, si George O'Connor, si Ronald Oranza, and then si Jun Ray Navarra. Okay, sa side naman ng yung isang excellent noodles nandito, di ko kilala to, kung si Duka to or di ko kilala masyado. So pagpasisyahan na, wala tayong dalang start list, sinasabi ko. At saka itong isang 7-11, hindi ko to nakilala. So ang bukod tanging nakilala ko dito, pagtawid sa akin sa baba dun sa Laurel, yung inabot si Mervin Corpus, ay ang ating 2-times champion na si Junel Carcueva ng Go for Gold. So nandito si Junel Carcueva, ito ang pinakamaganda ngayon, dahil mapalaban si ano dito, si Junel Carcueva, kuyog to mga kakita, kasi ang mga makakalaban niya dito ay mga kilalang climber. Okay, umpisaan natin kay George O'Connor. Si George O'Connor, ang records po ni George O'Connor mga kakida, ay ito po ay minsan ng nanalo ng Ronda Pilipinas. Si George O'Connor mga kakida ay nanggaling sa angkan ng mga O'Connor, lalo na kay Coach Norberto Bert O'Connor, na ang coach ng ating Paralympic ngayon. So itong batang to, hindi mo matatawaran ang lakas nito, dahil galing to sa angkan ng mga O'Connor na mga Olympian, lalo sa cycling. Ronald Oranza, si Ronald Oranza, ilalang kilala natin, walang hindi na nga kilala ni Ronald Oranza, na sa lahat ng mga bike addict dyan, sa lahat ng mga mahilig sa bisikleta dyan, kilalang kilala si Ronald Oranza, na napakalakas sa bisikleta. Siya po ay national team natin, nag-champion na po siya sa Ronda,
Pilipinas sa mga mapalaro. Kilalang kilala to, may international, may local, si Ronald Oranza ang ating pangbato, isa sa ating pride na Pilipino na malakas sa pamisiklita. Okay, si John Ray Navarra, lalo-lalo na si John Ray Navarra. Sa abot ng aking memory, tsaka yung nakikilala ko si John Ray Navarra, ito po yung nakapaglaro na ng international. And then ito po yung naging, kung hindi ako nagkamali dati nung ako yung mahilig, bago lang na addict sa bike, ito po ay lumaro na po ng Ronda Pilipinas to. Ito ay how many times nakita to. Unang nakita ko si Ronald Oranza nung nag-break away to ng from yung ruta nila na paakit ang Baguio sa Ronda Pilipinas. Ito po ay naging king of the mountain si John Ray Navarra. Ito na po ngayon, nagkagalawa na mga kira. Teka, nagkagalawa na. Itong makunat na 14 kilometers ng palok from simula baba mamaya hanggang sa Tagaytay. Ito po yung makunat. So tingnan natin kung sino ang unang titirada against Junel Carcueva. Ayan na po sila mga kita. Ang ating pangko ngayon, dadalan itong Philippine Navy Standard Insurance. Hindi ako nagkamali. Ito po si John Ray Navarra. Ito nasa kanan ngayon. Nasa kanan ngayon dito. Ito, paglikong ito makunat. Ito delikado sa karera ba. Dito nagbabakbakan pati. Ito, nasa kanan natin. Ito unang humiwalay ito si tinatin maninag. Medyo dumistansya tayo ng konti. Ayan. Kasi tayo po ay pinapaalis ng marshal dito para huwag maalanganin. Ito po ang ating may nakita tayo dito sa harapan ngayon na umaagwat na kabulan. Ito na sa kaliwa mga kina. Ito bumirada si ito kung di ako nagmali si Ronald Oranza, sinunda ni John Ray Navarra at sinunda ni Junel Carcueva. Ito si si Master and then Idol George O'Connor na iwan dito sa likod. Ito kapit nakadikit ito si George O'Connor. Dalang-dala ang trangko nito ni Ronald Oranza. Sinunda naman ni ito na iwan ang naiwan ng apat na sa likod, no? Kinabilangan ng dalawang excellent knowledge, isang go for gold and then yung isang 7-11. Ito ngayon tangay-tangay nitong nagtarangko itong dalawa si George O'Connor. Itong tatlong Philippine Bristol, tangay-tangay nito si Junel Carcueva, ang ating two times defending champion mga kakila dito sa National Road Championship. So tingnan natin ang ating ating gold medalist ng 2022 at saka 2023 ng National Road Championship. Ito si Mervyn Corpus, pilit na dumikit dito. Then sinundan ito. Itong isang naka-go for gold, di ko masyado kaya ba itong nawala dito ang 7-11 kanina na kasama nila nung sa baba, ano? So tignan natin kung ano, dito lang tayo sa likod, Sir Mon. Okay, dito lang muna tayo, tignan natin. Ito tayo bandang likod, nandito yung itang song go for gold, dalawang excellent models kinabilangan ni Mervyn Corpus. Ang kuibay talaga, ang hitibay ng hita talaga nito ni Mervyn Corpus mga kakina. Ayaw pang bumimega, nag-break away na nga, napakalayong solo sa baba. Ito naman ngayon, nakipagsabayan. So tingnan natin, medyo nabitin kami dito, no? Nabitin tayo dito. Teka, abante tayo mamaya. So iwanan na muna natin yan. Abante tayo, Sir Mon. Tingnan natin ang bakbakan sa harapan. Okay. So di natin na. Ito may medyo may abutan natin ng may umaagot na isang Philippine Navy Standard Insurance mga kakida. So naiwan dito to isang go for gold, isang excellent models si Sir George O'Connor nandito, tsaka naiwan dito, tsaka si Ronald Oranza naiwan dito. So ibig sabihin John Ray Navarra nasa harapan ngayon. So tingnan natin, abante tayo, titingnan natin kung sino pa ang so ibig sabihin si Junel Carcueva tsaka si John Ray Navarra ang nawala dito. Ito na mga kakida. So hindi ako nagkamali. Ito si John Ray Navarra. Ayan mga kapila. So naiwan na nagkawatak-watak ang kalaban. Nagkawatak-watak ang mga kasamahan nito sa baba, no? So tingnan natin dito na rin sa likod. So meron dito, wala dito si Motokumwan. Asan si Motokumwan dito? Ayan. So okay, so pinaalis niya dito lang sa ito na po si John Ray Navarra. So ibig sabihin si Junel Carcueva nasa harapan ngayon, ano? Ayan si John Ray Navarra, ito rider number 50. Okay, o Philippine Navy Standard Insurance. So ibig sabihin nandun sa harapan ngayon,
pumalas si John Renabara, pumalas to ni ano, iniwan dito ni Junel Carcueva. So ano, kumagwat dito, abol tayo mga kahida. Si Junel Carcueva nandito sa harapan, titingnan natin kung eto. Ito na nga, oh. Ito na nga si Junel Carcueva. So sa jersey pa lang mga kahida, siya po ay nagsuot ng ating sa ang ating national champion na jersey, ang ating rainbow jersey. So yun, oh, dito na muna tayo, tingnan natin. Ito ang ating defending champion, Junel Carcueva. Junel Carcueva mga kakida ay siya po ay nag gold medal nung 2022 and then 2023. Siya po ay tubong Lete, proud Bisdak, Bisayang dako. So shout out diha sa mga taga Lete, ano, napakaswerte ninyo nga naamoy isang siklista nga perteng kusoga sa bisikleta, perteng adika sa bike, perteng musipa sa bisikleta mo, katkat og ahon climber, fighter, talagang ano. So mga kakita, so shout out diha sa mga taga Leyte, ano, sa mga lahat ng mga Bisaya diyan, Mindanao at saka Bisayas. Here we have our Junel Carcueva na lumaban dito sa National Road Championship 2024. Ito po siya ngayon mga kakita. So ayun. So ito na nga ngayon, nagsulo siya dito. Dito na muna tayo. Tingnan natin kung kaya niyang panindigan niya hanggang sa taas. Ito po si ano, Rider 80 Junel Carcueva mga kakita. So pagpasensyahan niyo na sa mga ating sa nagawa nating live dito sa earlier na nung aktual na karera, no, mga kakida, dahil tayo po ay yun sa likod, wala tao sa likod, hindi natin maaninag ang pito na kasama nito nundo sa baba. Pinabilangan ng dalawang excellent models, eto may kasama pa tong isang Go for Gold, and then tatlong Philippine Navy Standard Insurance, and then isang 7-11. So Junel Carcueva, binaktas na po nitong solo, medyo mahaba-haba pa to, no, kasi nagkabakbakan sila kanina mga kaida. Ito 14 kilometers to, eh. Yun, sa likod, wala pa rin. Yung mga backup may motorcycle lang nandito dito sa likod na kasama natin. Ito pong sampalok mga kakida, no, hanggang sa taas nung tayo ay kasagsagan pang nag-training ng bisikleta. Ito po ay 14 kilometers. Simula baba hanggang sa taas. So, ayun mga kakida, ingat-ingat tayo dito dahil marami tayong mga nakasalubong na sa likod. Wala pa rin. Marami tayong nakasalubong dito ng mga sasakyan, ano. So, tahimik to, malamig. Kasi itong mga kakida ay punong-puno ng kahoy dito sa area na to, ano. So, yun, no, chilipi sa likod. Wala pa rin tayong naaninag. So, tingnan natin, umahon po siya dito ng, ayun, no, 20-25 kilometers per hour, mga kakida. So, tingnan natin. So, medyo ano dito. Ayan na po, ang ating Commissar 1, si Sir Dominic. Sir Dominic Carpio. Okay, so, ibig sabihin, umagwat na po siya dun sa, nandun sa likod, dun sa mga kalaban niya sa likod. So, ito na po, dito na po tayo, no. Alangan nila po tayo umatras. So, itong pinapakita natin ngayon, ang ating breakaway team Go for Gold, si Junel Carcueva mga kakida, Rider 80. So dito na muna tayo at playing safe tayo dito muna dahil baka mapagalit ng tenancy Dominic. So mga kakida, sa susunod na mga pakarir natin, pagpasensyahan niya, pagpaumanin niyo na, sisikapin natin na maihatid natin ng kompleto ang mga detalye na sasamahan natin na mga sa mga palaro na ano dito. Dahil lesson number one na napulot ko dito ay kailangan pagsampa natin, meron talaga tayong start list. Kasi dito sa sitwasyong to mga kakida, tayo po ay ni-request na mag-live ng mabilisan 5 minutes before kick-off, ano? 5 minutes before kick-off na request po tayo na mag-video live. So ang bahay ko lang talaga dito mag-live. Ang problema, kaya tayo nakapag-video dito ng para dito sa ating YouTube, para mabuo ang storya dito sa Mint Elite. Kaya kung matandaan nyo, ang una nating ano dito sa Nasugbo pa lang, ang ating unang attack na kinabilangan nila Steve Hura, no? Steve Hura, and then pagdating ng Kalaka,
o lumabas naman, nakatakas naman si Jason Banate. And then pagdating dito sa may Buso-Buso, Agoncillo dito sa baba, nakatakas naman si Mervin Corpus. And then finally dito sa 14 kilometers, pag-akit nila dito sa Sampaloc, ito naman ngayon ang nangyayari dun sa walong rider na kinabilangan ng tatlong Philippine Navy Standard Insurance, dalawang Go for Gold, dalawang excellent model, saka isang 7-Eleven. Ito ngayon ang nagiging sitwasyon. Junel Carcuy ba sa likod? Wala pa rin, mga kahida. So, eto, dito na muna tayo. So, para makita sa lahat ng mga followers, sa lahat ng mga tagahanga ni Junel Carcuy ba, here we are again. Dito na naman ulit siya. Lumaban, dinidepensa niya ang kanyang gold medalist, gold medal dito ng 22 and then 23. So tingnan natin ang ating 2 times gold medalist kung siya po ay makasurvive dito, mga kakita. So silip muna tayo sa likod. Ayan, silip na tayo. Okay, wala pa rin. Nakikita natin ng ating mga backup vehicle, mga race official, si Sir Dominic yung nakatayo na po yun, no? Proud of ito po yung taga Davao, no? Sa top dia sa taga Davao, ano, Sir Dominic Carpio. Si Sir Dominic Carpio, narinig ko lang naman, hindi ko pa to siya nakausap, ito po ay nag gold medal ng alam mo, trackster to Sir Dominic eh. So yan, mga kahida, dito dahil sa sobra niyang pagmamahal sa siklista, sa bisikleta, sa mga bike addict, mga kahida, nandito sila, nandito kami para alalayan, para tulungan. Yung sa likod, wala pa rin, para alalayan ang ating mga batang mahilig sa bisikleta. So umaaw na tayo sa magandang tanawin dyan, bakit ang sa Tagaytay. So Junel Carcueva, mga kahida, rider number 80 ng Go for Gold. Shoutout yan kay Sir Jeremy Go. Sir Jeremy Go, maraming salamat sa iyo. Happy birthday sa Sir Jeremy. So si Sir Jeremy Go ay isa sa mga mahilig at adik sa bisikleta, na hindi lang sa bisikleta adik, adik pa sila, sa adik pa siya na tumutulong sa mga siklista kagaya ng mga kabataan ngayon. Kaya kitang-kitang ebidensya, ayan sila Junel Carcueva at saka ibang mga manalaro pa ng Go for Gold, mga kabataan na mahilig sa bike. At ito po mayroong continental team, ano, na lumalaban sa ibang bansa, sinuportahan natin bansa, sinuportahan natin mga bisiklista na manalaro ng bisikleta, mga kabataan na mahilig sa bike, para sila po ay lalong makilala sa larangan ng bisikleta at may pagmalaki sa buong mundo na ang Pilipino hindi nagpapaiwan, lalong-lalo na sa bisikleta. Okay, so back to the action. Junel Carcueva, mga kita, ang sinubaybayan natin, sinamahan natin, nandyan sa harapan natin. So, kung ikaw nagkamali, tumatakbo na po siya dito ng mga nasa 6 kilometers, 6 to 7 kilometers, kung ikaw nagkamali. Ito po yung malayo-layo na po ang natahak niya simula sa baba. Ano, halos nangalahati na po siya dito sa kabaan ng Sampaloc. So kung ito ay hindi abuti ng mga 2 kilometers, 4 kilometers from dito sa top, mga kakita, asahan nyo, ito, give na, matik na, Junel Carcueva na. Okay, so nag 2 times champion na to. Anong tawag pa natin dito na nagbak-tubak champion na siya? So ano bang tawag natin dito? So mamaya matanong natin. So ito, silip tayo sa likod, wala pa rin ang ating neutral vehicle lang nakikita natin dyan. So dito na muna tayo sa likod, dahil nagwawagayway, napaka-stricto niya, napaka-higpit na ni Sir Dominic. So pag sinabi niyang huwag kang lumusot, kaya ako, mga kakida, kami mga kakida, andun lang kami sa likod, wala pa rin tayo nakita sa likod. So tingnan natin kung magpapalindigan ni Junel Carcueva ang kanyang ginagawa ngayon. Ang ganda ng view, ang ganda ng likod, sa likod, wala pa rin. So medyo may pag-asa si Junel Carcueva na makuha nila, masungkit niya uli ang pangatlong titulo ng National Road Championship, para siya po'y hirangin na 3 beses na magiging gold medalist, mga kakida. So eto na ngayon, tingnan lang natin. Flag ni Sir Dominic Carpio, pula. So ibig sabihin, gyera, mga kakida. Kaya huwag kang makulit dyan, huwag tayong mangialam dyan, dahil pag nagkadiskrasyahan ng mga batang yan, iyari, patay tayo lahat dyan. Okay, mga kakida, so
Shout out kay ulit dyan kay Sir Dominic, no? And then andyan po sa loob ng sasakyan na na sinakyan ni Sir Dominic si Sir Alex Bilian. Yon, Sir Alex Bilian of Excellent Models. Andyan sumama po siya dyan. Siguro to si Sir Alex Bilian may plano to magpalaro ng kahit tour ba? Tour ng Pilipinas ba? Sir Alex, shout out sa'yo. Ayan, no? Nasilip-silip po si Sir Alex Bilian. Andyan yan sa loob. So, mga kakida, ang ating proud ng Bisaya, proud Bisdak, proud Go for Gold, talagang Go for Gold. Basta Go for Gold, lahat ay gold. Okay, mga kakida. So, ayan po si Junel Carcuiban na sa harapan, nakita natin. So, tingnan naman natin dito. So, ayan o, si shoutout kay Sir John Villa. Ayan o, isa sa magaling at matinik na ano natin, no? Motorcycle unit na nandiyan. Ayan o, lumagpas na siya. So, ibig sabihin, galing po siya sa baba, wala na po tayong makikitang kalaban niya dyan naman ta. So ngayon, nawala na dyan si Idol eh. Ito sa likod, tingnan natin, wala pa rin yun. Sinisilip natin, wala pa rin tayong makita sa likod. Ayan, shoutout kay Romel Perez. Andyan si Romel Perez, ano? At sa kanyang pogi na piloto. Shoutout sa piloto mo si Romel, yung pinakagwapong motorcycle. Di natin nakuha ang pangalan ng piloto ni si Romel Perez, mga kakita. Ayan, andyan sa likod si Romel Perez. So, kahit nga si Romel Perez na isang dapat nauna si Romel dyan eh. Dahil siya yung mag-i-MC sa taas, hindi pinalagpas ni Sir Dominic Carpio. Dahil ganun ka-stricto ang ating mga commissars, ganun ka-stricto ang ating mga race officials para maprotektahan ang ating mga batang manlalaro. Kaya pagdating sa race column, ang nakakapasok lang dyan sa laro na yan, nakapasok dito sa laro nito, ako, race official, and then ang iba nating mga commissars. So, sa mga future na palaro ng hawakan ng field cycling, pag tayo, si Kida, Ikib, Iki, A-Bike Addict, ay pagbigyan uli ni Sir John Lumibao na gawin uli yung pinagpagawa sa akin sa National Road Championship na yan, sisikapin ko mga kakida na kumplituhin natin ang detalye. Dahil nung nag-live tayo dyan, walang signal sa lugar nito, sa lugar na to ng Sampalo. Kaya tayo po ay kukumuha na lang dito ng video para buuhin natin dito sa YouTube channel natin. Ayan o. Si Miro na naman siyang hinaharang dyan o. Kanyan, kay stricto si Sir Dominic Carpio para maprotektahan ang ating mga rider. Walang pwedeng pumunta sa harap. Kaya tayo, hindi tayo pwedeng gumalaw na nag-attempt tayo na umabante dahil tayo po ay mapapagalitan. So mga kakida, subaybayan natin ang journey dito ni Junel Carcuiba dito sa Sampaloc. Ayan sa likod, wala pa rin. Subaybayan natin dito kung talaga makasurvive siya. Naririnig natin yung bandang likod, yung mga coaching staff niya, yung mga katimis niya dito, ang iingay. Angat, bira, go. Yun, nandyan sa likod, ang iingay. Naririnig natin sa likod, go for gold. So, dito natin si Junel Carcueva, mga kakida, ating subaybayan ang kanyang journey dito. Kung maihatid niya at mapanindigan niya yung ginagawa niya, ito na po tayo. Medyo tingin ko malapit-lapit na tayo sa taas. Ay, yung sa tulay na yan, malapit na po yan. Less than 5 kilometers na po tayo. Nandun na tayo sa taas ng Tagaytay, mga kakida. Ayan, kung pansin natin dito sa portion na to ay medyo patag na. Malapit natin sa tuktok. Ang lapit natin sa natin sa tuktok, mga kakida. Junel Carcuiba, rider number 80 ng Go for Gold. Nakapuslit po siya sa pitong kalaban sa kanina sa baba na kinabilangan ng tatlong Philippine Navy Standard Insurance, dalawang Excellent Models, isang 7-Eleven, and then may kasama pa itong isang Go for Gold. Pagpasinsyahan mo na, Idol, at hindi ko nakuha yung pangalan mo. Okay, mga kakida, maraming salamat sa pag-share, pag-like, and then pag-subscribe sa aking channel, Kida Ikib, Iki Bike Addict. Ayan na, malapit na po tayo. Eto na po yan, medyo patag na po dyan. Konting kimbot na po yan, isang saltik na ahon na lang, and then nasa patag na po tayo ng Mabitek, ng Tagaytay sa tataas. Ayun, mga kakida, ang ganda ng tanawin, ang ganda ng nature dyan po sa Tagaytay. Ayan po, may tanim po na bulaklak dito. So sa lahat ng mga gustong bumili ng bulaklak, oh, dito, medyo naiwan na tayo. Ayan, naiwan na tayo. Tara, let's go. Naiwan na tayo. Bumabangking kami dyan. Sumasayad ang aming stand ng motor sa sobrang tulin. Ano? Ayan na po, mga kakida. Malapit-lapit na po tayo. So, we are here approaching Tagaytay, mga kakida. Junel Carcuiba, rider number 80 of Go for Gold. Ang ating two times
champion ng National Road Championship last year nung ako'y nag-vlog dyan. Yan ang una kong nakita, no? Sa likod, wala pa rin, ano? So, unang nakita ko si Jonel Carcueva last year nung ako'y nag-vlog dyan, hindi pa tayo nakuha bilang race official. Ito po ay pinulikat, ano? Pinulikat to, bumagsak sa kalsada to pagtawid sa finish line dahil sa sobrang hirap. So, di ko man na, hindi ako nakasama nun dahil bawal nga ang bawal pumasok dyan sa loob. Kaya ako'y hindi na nagpagod. Ako po'y natakot din dahil di pa tayo masyadong kabisado magmotor. Eh, ngayon na kinuha tayong race official at inauthorized tayong kumuha ng video dito sa palaro na hinawakan ng Phil Cycling sa ating National Road Championship. Asahan nyo sa susunod. Eh, ito na. Nakadikit ulit tayo. Ang tuling kanina, no? Grabe. Sir, ayan, no? Si, ayong kamay na yan kay kamay po na ni Sir Alex Villan na kumukuha po ng video. So, kumukuha po si Sir Alex Villan. Nandyan po sa loob. Sumasama po siya dyan. So, tingnan natin. Tingnan rin siguro si Sir Alex Villan dito eh. Tingin ko lang magpalaro to mga kakida. Shout out kay Sir Alex Villan. Sir Alex Villan, sila po ay ating sponsor sa ating Battle of the Champion every year. Malapit na po. This coming May ang ating Battle of the Champion dyan sa Mabitak. Papuntang Pangil, pabalik ng Mabitak. Sa 40 kilometers. 30 kilometers Patag and then 10 kilometers Ahon dyan po sa Mabitak, Laguna mga kakida. So yun, sa lahat ng manlalaro namin, ano, sa mga nakapasa ng elimination race sa ating para sa ating Battle of the Champion 2024, malapit-lapit na po kayo lumaban sa ating patimpalak at ating palaro ng bisikleta dyan mga kakida. So Jonel Carcueva, tingnan natin kung makasurvive, tingnan natin kung maidiretso niya yung laban niya dito against sa mga kalaban niya sa baba na iniwan. So Jonel Carcueva, proud ng Tagalete, proud ng Go For Gold team. So mga kakida, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating YouTube channel, sa aming mga basher dyan. I love you all. Mahal natin ang Pilipinas, mahal natin ang mga siklistang Pinoy, mahal natin ang mga bike addict, mahal natin sa ang lahat ng mga mahilig sa bisikleta mga kakida. Tayo po ay willing na tumulong, lalong-lalo na sa ating mga kabataan na mahilig sa bisikleta para lumayo at lumawig pa ang kanilang career sa bike. Ayan, wala tayong makita sa likod. Wala pa rin tayong makita sa likod at maapit-lapit na tayo sa tuktok mga kakida. Kita-kita na tayo, halos nasa peak na po tayo ng bundok. Kaya maraming salamat talaga. Sobrang happy ko dito na tayo po yung napasama. Dito lang po tayo sa likod. Hindi po tayo pinayagan na lumagpas. At baka manidisgrasya pa. Ano, makagawa pa tayo ng mali dyan sa harapan. So, bawal po tayo mangialam na sa harapan. Jonel Carcueva ang nakita nyo ngayon mga kakida. So, pagpasinsyahan nyo na. Ayan po ang sipa niya sa mga kamag-anak niya. Sa top ni Diaz sa Tagalite. Kamu po ay napakaswerte ninyo dahil nagkaroon kayo ng Jonel Carcueva na mahilig sa bisikleta, napaka-certified bike addict. Ayun, kaya siya po ay pinupuntahan lagi ni Kida Ikip ang buhulan ng bike addict naman. So mga kakida, so dito natin, sumaybayan natin hanggang sa pagtawid ng finish line. Tingnan natin kung hindi tayo lobat dito, kung ito po ay maputol man o mapadiretso. Pagpasensyahan nyo na, sikapin natin na ito po'y magpapatuloy natin sa susunod na coverage mga kakida. Okay!